Dahil sa suportang natatanggap mula sa milyon-milyong pioneers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay tila unti-unting nakikilala at mas nagiging popular itong Pi Network. Naging posible ito mula sa pagtutulungan ng mga pioneers. Mula sa simpleng pagtitipon-tipon, bartering kapalit ng pie, at mga merchant na nagbibigay ng serbisyo at produkto kapalit ng Pi Coin. Kaya naman naging usap-usapan ito sa mga cryptocurrency related group sa social media. At kahit wala pa man itong halaga ngayon ay marami ng bagay ang nagawa ng Pi Coin. Napasama pa nga ito sa top 10 most followed cryptocurrency profile sa Twitter kung saan ay nakakuha ito ng 1.65 million followers. Nakapagtala din ang Pi Coin ng pinakamalaking blockchain migration sa blockchain history kung saan milyong pioneers na nag-migrate sa mainnet sa tulong ng 64,000 validators mula sa iba't ibang panig ng mundo. At nakuha din ito ang atensyon maging ng mga mainstream media kung saan ito ay napag-usapan at naging topic sa kanilang programa. Ang bidyong ito ay totoong na-air sa television. Ang voice-over o dubbing ay pawang katang-isip lang at walang intensyon na makapanakit ng kahit na sino man. At kung hindi ka nagmina noon, malamang nang i-scam ka ngayon. Kalbo, ano masasabi mo? Pasok! Hindi kasi sila nagmina noon kasi sabi nila iskam ng pay. Buti na lang nagmina ako na marami. Tapos ngayon, natatawa na lang ako sa kanila at pinapanood ko yung namimili ng 20-20. Ngayon nga, 14 pesos na lang ang bilhin ng mga tukmul. Inuna kasi nila pambabash kaysa pagmimina. Ayan tuloy, nag-ahabol sila ngayon. Huwag kayong gayon. Kung gayon kayo, huwag ganon. Ang bidyong ito ay totoong na-air sa television. Ang voice-over o dubbing ay pawang katang-isip lang at walang intensyon na makapanakit ng kahit na sino man. Na-invite mo ba mga friend mo magbina ng pie? Hindi. Sabi nila, scam daw to. Kaya in-insul nila yung pie nila. Tapos ngayon, nagulat sila no, makita nila yung balita sa social media na $314,000 daw yung price ng pie. Kaya natatawa na lang ako sa mga nambabash noon. Tapos nang i-scam na ngayon. Tapos yung iba namimili, 14 pesos. Yung pie coin daw kasi wala pang halaga. Lugi pa nga daw sila eh. Talaga siyang ang sarap magmura. Puro ba sila noon? Tapos nang bubura out ngayon. Kasi hindi rin natin sila masisisi. Biktima lang din sila na mali paniniwala. Malamang maniwala sila dun sa mga vlogger na nagsabing iskam ng pie.